ang kawalan ng blood control sa kanilang lugar. Ano silang mawawasak ito? Pagdating ng malakas sa usada, papapapagayal ano ang sigil sa pamahalahin kasi yung mga matataas na hindi nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. Nabigyan nila ng budget sa United Nations and Development Program. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at isang masigabong pagbati po Eastern Visayas, particular na sa lalawigan ng Eastern Samar, ang paraiso sa kahabaan ng Pasipiko. Magandang araw po sa lahat ng mga estihanon. Tutok tayo sa ating mga radio, telebisyon, computer man o cellphone. Ito ang Quad Media Broadcast ng Cut 8 Television. Hatid namin sa inyo ang sari-sari mga balita, isyu at usapin na may kinalaman sa Eastern Samar, a province that is fast rising. We are coming to you live from Katit Studio kung saan nakakarating kami sa inyo sa pamamagitan ng apat na iba't ibang uri ng pamamaraan na gamit ang pinakabagong teknolohiya. Tayo pong mga taga-Eastern Samar ang nangunguna ngayon at walang kapantay pagdating sa IPTV broadcast technology sa buong Kabisayaan at Mindanao. At ang inyo pong makakasama sa araw na ito, Gwen Abrugar Maurilio. At ako naman si Joyce Corpus Obiliot. Ito ang Bakdaw Sinirangan, ang tanghalan ng silang ang Kabisayaan. At ang maiinit na usapin sa loob at labas ng Eastern Samar para sa araw na ito. Mahigit 5,000 giwanano na nakisa sa consultation at outreach program ng Proyekto 25. 42 pamilya sa San Jose de Buana, Samar, lumikas dahil sa pag-atake ng rebelding grupo. PCA itinataguyod ang pag-inom ng buko upang matulungan ang mga magniniyog. Supply ng tubig sa barangay Anislag ang matagal na nga dinadaing ng mga residente. Bagong uri ng isdang sardines sa matatagpuan sa karagatan ng Samar. Negosyo ng banana chips ng isang pamilya sa Giwa na patok sa panlasa ng mga estihanon. Kalangaman Island, fully booked na ngayong tag-init. Kawalan ng evacuation center sa barangay Sungan na pahirap sa mga opisyal ng barangay sa oras ng sakuna. Hiling na mapatayuan ng plaza sa barangay Factoria Oras, hindi pa rin na natutugunan. At programa ng Proyekto 25, pag-asa ang hatid sa mga taga-barangay Nagaha. At sa mga nais niyong ipaabot sa aming himpilan, ipadalang inyong mga katanungan o mensahe sa ating text line. Para sa mga Smart at Sun Cellular subscribers, sa 0949-329-3596. At para naman sa ating mga TM at saka Globe subscribers, sa 0977-312-8218. At para naman sa mga manonood sa pamamagitan ng Facebook, i-type lang ang Bakdaw Sinirangan. At para naman sa YouTube, i-type lang ang Cut 8 Global. At sa ulo ng ating mga balita para sa araw na ito, mahigit 5,000 mamamayan ng Giwan ang dumalo sa consultation at outreach program ng Proyekto 25 upang maitala ang pinakamalaking bilang ng nakiisa sa regular na pakikiharap ni Governor Marcelo Dindo Picardal sa iba't ibang barangay sa buong lalawigan. Sa kabila ng matinding sikat ng araw noong nakaraang Sabado, dinagsa ng mga kababayan nating Giwananon ang multipurpose covered court ng barangay Tagpuro upang makapiling ang butihing gobernador kasama sina Vice Governor Jonas Abuda at Giwan Mayor Shin Gonzalez at iba pang matataas na opisyal ng lalawigan at bayan ng Giwan. At para sa karagdagang impormasyon, live na makakasama natin via IPTV para sa kanyang ulat, ang Bakdaw Sinirangan Correspondent. Magandang araw sa iyo, Darwin Eloberio. Magandang umaga, Joseph Gwen. Isa sa pinakamalaking consultation and outreach program na napuntahan ng ating team, ang consultation ng Barangay Tagpuro sa bayan ng Giwan. Na halos mahigit kumulang 5,000 ang taong magpunta doon. Kaya nga talagang hindi makalaglag karayom ang tao dahil excited nilang inaabangan ang pagdating ng butihing gobernador ng lalawigan ng Silangang Samar na si Governor Dindo Picardal. Kaya nga talagang excited silang pumunta at nagsiksikan sila doon. Dinilalinta ng init ng panahon para lang makita makita ng personal at makapanayam ang butihing gobernador kasama si Vice Governor Jonas Abuda at Mayor Shin Gonzalez na idolo ng mga taga-Giwan. Walang nga pagsidla ng tuwa ang mga taga-roon lalo na isa-isa silang inalayan ng kanta ng mga iniidolong opisyal. Nagmisto lang konsyerto na sabing pagtitipon sa hiyawan at palakpakan ng mga tao. Pati sa kalsada halos hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa dami ng tao.
pero sa nilang ipinagpapasalamat sa gobernador ang mga tulong na livelihood dito at mga benepisyo na tatanggap nila tulad na lamang ng no balance billing na napakalaking tulong sa kanilang mahihirap at walang kayang magpagamot. Kung kaya busy man sila sa kanilang mga araw-araw na gawain, ay pansamantala nila itong ipinagpaliban upang pakinggan ng gobernador at malaman nila ang magandang pritong plano para sa probinsya. Joyce at Gwen. Darwin, base sa ginawang konsultasyon, ano yung mga lumalabas o mga narinig na mga ipinaabot na mga pangkabuhayan na gusto ng ating mga kababayang giwananon? Maliban ano sa pagpapasalamat ng mga giwananon dahil sa livelihood, kaya doon nga sa Banagatagpo ay talagang marami nang naitulong si Governor tulad ng pagbibigay ng mga benepisyo sa mga livelihood program sa mga kabaihan doon, mayroong tinulungan magawa ng mat waving at mga ipang iba, kaya nga talagang inadaing nila na sana lahat matulungan upang ika naman umudlad silang lahat sa bayan ng Giwan. At Darwin, ano yung mga hinaing na ipinaabot ng ating mga kababayan sa ating mga lideres, sa ating lalawigan? Isang ano sa mga hinaing ng ating mga kababayan ay yung talagang napakataas na presyo ng bilihin at napakababa na presyo ng kopra sa ngayon dahil nga talagang ito'y pahirap sa kanila, lalong-lalo na sa mga hindi stable yung trabaho doon sa bayan ng Giwan. Mm-hmm. Darwin, dito sa ginawang consultation at outreach program sa Barangay Tagpuro sa bayan ng Giwan, meron ba tayong mga kababayan dito sa Giwan na nagmula pa sa mga isla? Actually, bali 15 barangays lahat nung nagpunta doon sa Barangay Tagpuro. Kaya nga napakarami, umabot ng mahigit kumulang 5,000. Pero wala lang mga taga-isla dahil ika nga naman doon na yung lahat ng mga barangay na sakop ng Giwan na hindi. Ano na wala si Darwin. Ibabalikan natin siya maya-maya lamang. At ito ngang ginawang outreach program at a consultation dito sa Barangay Tagpuro sa bayan ng Giwan. Ito yung isa sa pinaka-dinagsa talaga ng ating mga kababayan. Ang daming dumating at pumunta ng mga kababayan nating giwananon sa nasabi nga consultation at saka outreach program. Kung ating yung makikita sa ating mga TV screen at sadyang nagsisiksika na yung ating mga kababayan dito sa nasabi nga covered court. Anyway, nagbabalik sa linya ng telepono si Darwin. Darwin? Okay, Joyce. At when talagang yung mga taga-isla hindi nagpunta dahil tapos silang puntahan sa consultation sa Tubabaw. Kaya ngayon, yung mga taga-giwan na lang ang pumunta doon, mga barangay. Okay, maraming salamat back daw si Narangan Correspondent Darwin Eloberio. Maraming salamat, Joyce at Gwen. At mula dito sa lungsod ng Borongan, ito si Darwin Eloberio, tagapagatid ng informasyon sa mga istihanon, province-wide, region-wide, nation-wide, and worldwide. At ayan nga, gaya nga nang nasabi natin, isa ito talaga sa pinakadinagsa ng ating mga kababayan. At alam din natin na dito sa bayan ng Giwan, isa sa mga pinagkakitaan talaga ng ating mga kababayan ay ang pangingisda. At hindi naman dadagsain ng ganun kadami ng ating mga kababayang giwananon ang nasabing aktibidad kung hindi sila naniniwala na matutugunan yung kanilang mga pangangailangan ng mga nasabing mga lideres na pumunta tulad na ni Governor Dindo Picardal, ni Vice Mayor Jonas Abuda at sa ating Vice Governor Jonas Abuda at saka of course ating upcoming na congressman si Mayor Shin Gonzalez ng Giwan. Anyway, susunod, 42 pamilya sa San Jose de Buan, Samar, lumikas dahil sa pag-atake ng rebeldeng grupo. At sa iba pa natin mga balita, PCA itinataguyod ang pag-inom ng buko upang matulungan ang mga magniniyog. May init no sa pina ating busisiin, kaya tutok lang mga kanayon dahil isa-isa natin itong tatalakayin. Ito pa rin ang Backdown Sinirangan, ang sandigan ng Disididong Mamamayan. Matibay na break or long mangrove. Sinasalahanin ang kanilang kaligtasan.